Isang truck na kargado ng buhangin ang nawalan umano ng kontrol at tumaob sa San Nicolas, Ilocos Norte. Natabunan ng buhangin ang kasunod nitong kolong-kolong o tricycle na may sakay na tatlong aircon technician. Lahat sila nasawi. Sugatan at dinala sa ospital ang truck driver. Sa Toboso Negros Occidental, ambulansya naman na papuntang ospital ang tumaob matapos din mawalan umano ng kontrol. Patay ang driver at stroke patient na sakay nito habang ginagamot sa ospital ang tatlong iba pa. Patuloy investigasyon sa dalawang disgrasya. Gusto ipatigil ng isang grupo ang programa ng DepEd na Catch Up Fridays kasunod ng mga reklamong nire-require umano ang mga estudyante na bumili ng mga worksheet para rito. May paglilinaw ang DepEd kagnay niyan at nakatutok si Marisol Abdraman. Kung titingnan, karaniwang klase lang ito sa mga elementary school. Pero special daw ang turo sa mga pampublikong paaralan sa mga elementary at high school tuwing Biyernes. Dahil ito raw ang tinatawag nilang Catch Up Friday. Ang Catch Up Friday ay programa ng DepEd sa ilalim ng National Learning Recovery Program kung saan tinuturuan ang mga estudyante na makapagbasa. Kaya tuwing Biyernes, mas nakatutok ang pagtuturo ng mga guro sa pagbabasa. To help students with reading difficulties. Hindi tulad sa Lunes hanggang Webes, espesyal ang lesson pag Biyernes. Dahil ang mga itinuturo ay hindi galing sa lesson plan ng guro na nakabase sa kurikulum, kundi nanggagaling mismo sa DepEd. Pwede naman daw magdagdag ang guro o gumawa ng iba't ibang paraan sa pagtuturo. Pagka puro reading ng reading, nag-ano din sila eh, nasasawa. Kaya sabi ko, mag-chess muna tayo para maano, kasi may kasama din yung math, ma'am. Enjoy naman daw ang mga bata sa kanilang Catch Up Friday class. So it's okay with you to have longer time for reading? Yes. Why? Because reading makes us know a lot more. Masaya po kasi. Mas masaya kahit mahabang oras ang pagbabasa. Opo. Welcome din maging sa ilang magulang. Mga tinamaan po ng pandemic na ngayon nakakahabol po sila. Bagamat para sa iba, mas maganda pa rin daw kung may iba pang aktibidad at hindi lang puro reading. Kasi ma'am, parang nabuboard yung mga bata sa ganun eh. Binigyan din ng DepEd ang pangangailangan ng mga estudyante na mag-catch up. Pero anumang worksheet ang kanilang gamitin, wala raw dapat itong bayad. Sa isang pahayag ng Teachers Dignity Coalition kahapon, hinikayat ng grupo na itikil muna ang implementasyon ng programa. Ayon sa grupo, maaari naging dulot ng kakulangan sa materials ang sinasabing pagbebenta ng mga workbooks. Sagot ng DepEd. Wala pong nire-require ang kagawaran na dagdag expenses sa ating mga learners, sa kanilang mga magulang o pagbili ng mga booklets. Bukas din daw ang kagawaran sa mga improvement sa nasabing programa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdraman, nakatuto 24 oras. Tiyak na magiging iconic ang paglalayag ng pinakabagong cruise ship ngayon. Ito lang naman daw kasi ang pinakamalaki sa buong mundo. Kuya Kim, ano na? Naglayag na mula Miami, Florida para sa isang 7 araw na island hopping voyage sa Caribbean ang tinuturing na pinakamalaking cruise ship sa buong mundo, ang Icon of the Seas. Ang cruise ship na ito, 365 meters ang haba at tumitimbang na 250,800 gross tons. Halos 5 beses na mas malaki kumpara sa isa sa pinakasikat na ocean liner sa kasaysayan, ang Titanic. Meron tong 20 decks o palapag na kaya mag-accommodate o tumanggap ng halos 8,000 na pasahero at crew. At tiyak hindi ka mabuburyong dito. Meron kasi tong 7 swimming pool, 6 water slides at napakaraming bars at kainan. Ang Icon of the Seas, binuo sa isang shipyard sa Turku, Finland at nagkakahalaga ng $2 billion. Kuya Kim, kailan naglayag ang pinakaunang cruise ship sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang cruise ship ay mga mail ship at ito'y pag-aari ng Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Ang pinakaunang cruise ticket naman ay binenta noong 1844. Ito'y ginamit sa isang cruise magmula London paikot ng Mediterranean Sea. Ang pinakaunang cruise ship naman ay inimbento ni Albert Bolin ng Hamburg America Lines, isang German company. Ito ang Princess Saint Victoria Louis na may habang 124 meters at more than 4,000 tons ang bigat. Nilaunch ito noong 1900 at nag-operate hanggang 1906 matapos ito mag-crash sa Jamaica. Nito ng Disyembre, nabigyan din ako ng pagkakataon na makapag-cruise na nagdala sa akin hindi lang sa coldest kundi sa tinuturing din driest continent sa ating planeta.
ang Antarctica. Katatapos ka lamang ng cruise ko, nagpunta ako ng Antarctica at ang ginamit naming cruise line ay Nat Geo Explorer. Itong barkong ito ay pinasok kami sa Antarctic Peninsula, isa siyang ice cutter ship at pumasok kami hanggang sa yelo. Ang cruise namin ay 10 days. Ngunit 2 days dito papunta at 2 days pabalik, dadaan ka sa isa sa pinakamalupit na dagat sa buong mundo na ang tawag ay Drake Passage. Ang mga alon doon ay 5 meters at dalawang araw yan, walang tigil. Napakarami ko nakita mga wildlife. Wala mga birds of prey dito, wala silang mga kalaban dito, kaya hindi na nila kailangan lumipat. Mga orca o mga killer whale, kita mo dahan-dahan sila, palagi silang umaatake sa isang grupo. At ang Antarctica, words cannot express how beautiful it is. Sa sobrang ganda, parang wala ka sa planet Earth. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim, at sagot ko kayo, 24 oras. Mga puso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.